kasi si Inigo, wala na bang Marnigo? What is the answer? Matagal na po namin na pag-usapan talaga na gusto niyang... Were you together? Kami po? Ni Inigo? Together, no po. Ah, not talaga? Officially. Not officially, yes. But nag-MU ba kayo? Yeah. Basta nag-stay lang kami sa more than friends. We didn't have time to really because go of work. Out. Because of work. So what is more than friends? What does it mean? I guess ito po yung uso na type of relationship na you have this understanding na... Tayo. But then I can't give you that yet because I have another thing. Okay. Pero may I love you ito. May mga I miss you ito. Oy, Inigo, nanonood. Inigo, nasa States ka na, so hindi mo na ito mapapanood. Di ba kapag-react? Yeah. Meron naman. I guess, minahal naman namin yung isa't isa dito. Minahal niyo ang isa't isa? Kung pinag-usapan naman yung next year, ito yung career. Sabi ko, thank you sa, you know, sa lahat. And okay. I guess, open naman kami mag-work sa isa't isa. In the future, but for now, iba muna yung focus namin talaga. O, wala naman tong iyakan, walang drama, wala naman tong galit sa isa, wala. Siya umiyak. ako parang, told you. I love Marissa. Umiyak. Kasi marami siyang kasalanan. Ah, marami siyang kasalanan. Hindi, joke lang yun. Parang, a joke lang. Parang dati. Jokes are half meant. I think. Parang okay na ako nun eh. Uh-oh. Okay na ako, accepted ko na. So matagal na akong okay na. Siya yung parang bigla na lang. So he was very emotional. Was really sorry about that. Okay. Pero ang importante, nag-usap kayo, yes, naghiwalay ng maayos. Okay, let's go to McCoy. So, yung maalala mo kaya ba was an indication that you guys are getting together at least as a team. Ano ang ibig sabihin noon? Actually, Tito Boy, hindi siya as surprising as nalaman ko na magkaka-work kami sa Block Z. Okay. Kasi mas una naming film yung Block Z, which is together with Josh Lia. So, nung nalaman namin na MMK ulit kami, the game kami, super walang ilang. May nauna kasing material. Opo. Were you together? Before, were you more than friends? No po. Hindi po umabot. Hanggang saan umabot si McCoy sa pagpaparamdam sa'yo? Kinikilig ako. Hindi ko alam, Tito Boy, friends lang po talaga. Friends lang, hindi dumating kahit saan. May huling mga katanungan lamang dito. Yes or no? Oh, did Inigo break your heart? Yes. Okay, guys! Okay na ako. Okay na. Wala na yon, pass na yon. Super. Artista din. Po? Artista din? No, yung kami talaga. Kayo lang dalawa. There was no third party. Wala nang iba. There was no third party. Okay. Sino ang mas malapit sa puso mo ngayon? McCoy, Inigo? Myself. Myself. Myself and my peace of mind. Kaya pala, ganun na lang ang lakad mo. Yeah. Okay, let's talk about maalaala mo kaya. Kung meron mga ilang eksena sa buhay mo na hindi pwedeng mawala dito sa kwento ng maalaala mo kaya, ano-ano ito? Given a chance po na ipapalabas sa MMK, okay, gusto ko lang po siguro malaman sa mga tao or mga manunood na kung paano ako natulungan ng volleyball, kung paano ko siya nasolusyonan, like, mga problema ko na ako lang mag-isa dito sa Manila, kung paano ako natutong maging matatag. May mga pinagdaanan ka rin rejection? Opo. Katulad? Lumaki po yung ulo ko and pinagalitan po ako ng coach ko. Paano lumaki ang ulo mo? Like, hindi ko na siya sinusunod. Aminado naman ako noon kasi sa kagustuhan ko nga maglaro. Same international and local. So parang pinagsabay ko and nagalit siya. So yung tao na yun, ayoko talagang magalit kasi patawa lang yun. Pero pag nagalit, iba talaga. Sinabi niya lang na hindi kita titingalain pag wala ka pang napatunayan. Like, every day na naiisip ko yun. Parang kailangan ko ng appreciation sa kanya kasi every time matatapos yung training namin, hindi na siya ganun. Like, yung the way siya mag-approach sa akin, hindi na. So, nawala talaga yung tiwala niya. So, the time na, yun, nagising. And, naibalik ko. Oo. Sisi, pwedeng malaman kung sino siya? Yung head coach ko po sa Visually, si Paul John Dolores. So, sobrang iba po talaga siya magalit. Siya din yung nag-recruit sa akin. Like, siya nagpaalam sa papa ko na
ganito nga, ako po bahala sa anak nyo, hindi po kayo magsisisi. So, parang nasa kanya yung responsibilidad ni Papa na right. kailangan bantayan ako. And then, yun nga. Hanggang ngayon? Opo. Is he still present in your life? Opo. Siya yung kumakausap lagi sa akin. Oo. Kung meron kang pagkakataon pumili ng artistang gaganap bilang sisi, sino ang pipiliin mo at bakit? Ate Kim Chu. Kasi si Buwana din po siya. That's right. Bisaya. That would be wonderful, di ba? Does Kim play volleyball? Yes. Wow! Okay, so maganda yun. Looking forward to MMK. Sana ito'y mapanood natin soon. The life story of Sissy. Congratulations. Maraming salamat. Ayan. Sabi ni Juan Miguel Severo, Jessa Zaragoza is a verb. Wow. And it means to doubt one's own ability, which is a play which is taken from your song. Song? Uh-oh. Bakit pa? Which has a line that parang says, di ko yata can you sing it? So people, you know, would know. Parang di ko yata kaya. Gusto ko yung pagkasara. Parang hindi ko yata parang kaya. Parang di ko yata kaya. Okay. So yun na ang ibig sabihin ngayon. So yun tanungin pala. Mo ko ng katanungan, halimbawa. Answerable by a yes or a no. Tito Boy, willing ka ba mag-sex change? Magpa-sex change? Jessa Zaragoza. Okay? Yung pala yun, naaliw naman ako. Halimbawa, example. Pag okay. sinabi kong, kaya mo ba, Jessa, manugod sa isang babaeng pinag-uusapan halimbawa na iba ang tingin kay Ding Dong? Dalawang sagot, either Jessa Zaragoza or Zaragogoza. Sagot ko, uh-huh. Zaragogoza. Halaga. Ikaw talaga yung tipong manunugod? Ano kasi, sobrang transparent talaga ako. Totoo. Tsaka straight to the point akong tao. Uh-huh. So, kapag meron akong hindi nagugustuhan, okay. Lika-usap tayo. Has that happened to you? Naku, maraming beses, Tito Boy. Talaga? Oo, yung iba mga ano pa, oh. showbiz. Parang kami lang yun. Kami lang yung nagsisismisan, ano? Parang wala tayo sa Tonight with Boy Abunda. And you would tell the girl? You would tell Dong? I would tell him. You would tell him? I'll tell him na ganon. Tapos sabi niya, ha? Parang wala naman. So kung maniwala ka sa akin. Kasi alam mo naman tong asawa mo rin, may pagka-dense yan minsan. Oo nga. It's not being dense, but you know, ayaw makahiya. How do you call that? Ayaw maka-embarrass minsan. Okay, nagpahiwati ka ng mga crushes sa loob ng bahay ni Kuya. Di ba? Sino mga crushes? Sino ba? Sino mga crushes mo sa loob ng bahay ni Kuya? Kami po kasing mga boys, parang nag-usap-usap kami yung mga top girls po namin ba? Ganun. Ah, talaga? Oh, ikaw, sino yung mga top girls mo sa loob? Top three po. Top three? Top three. Angela. Sina. Keja. Hindi ba nagselos ang girlfriend mo? Yun po yung maganda, Tito Boy. Hindi po siya nagselos. Siguro po, Tito Boy. Nakapag-usap na kayo? Opo, napag-usap po kami. Hindi po siya nagselos sa nangyari po. Kung ano man po. Paano mo ipinaliwanag? Bago pumasok dito. Na ay sa PBB na, oh, love. Ito ah. Ang tawag mo sa kanya, love. Love. Mariel. Ham. Ayan. Alam na natin yung mangyayari. Tsaka sabi ko, sana maintindihan mo kung ano yung maging sitwasyon natin. At ang sagot ni love? Yun po, okay naman po ito. So, supportahan niya daw po ako kahit anong mangyari. For example, love team po, maintindihan niya po yun kasi ganun po siya ka-supportive at maintindihan. Pero nangako ka sa kanya na kahit anong mangyari, hindi kayo mag-iiwanan. Hindi po kami mag-iiwanan. Oh, okay. Punta naman tayo kay Sho. Diba, Shoichi? At kay Yen. Paano nagsimula ito? Yen. Siya may jawa? Paano nagsimula ito? Di ba po yung iba halos nagsisimula sa magandang ano? Sa amin, nagsimula siya sa away. Or so misunderstanding. Yung first encounter, hindi maganda. Opo. Iba dati si Sho. Paanong iba? Kumbaga dati, iniisip niya lang yung sarili niya and then, kumbaga, ayaw niyang tanggapin kung ano yung pagkakamali niya. Pero okay. Nung nagkaroon na kami ng, doon po sa loob ng bahay, yung pinag-love team po kami, doon na nagsimula din. Okay. Kailan ka huling beses na umiyak? Kay Sho po, dahil sa, yun nga po sa mga task, kasi yun nga po, minsan hindi niya nakokontrol yung sinasabi niya. Like, nakasabi siya ng hindi maganda sa isang tao. Na masakit. Kailan ka huling tumawa dahil kay Sho? Ay, nung nasa loob pa po kami ng PBB, yun po kasi, makwela din po siya. Tapos, nung niyaya niya po akong bilang
partner, ganyan. Huling beses na kinilig dahil kay Shoichi. Kagabi po. Kagabi. Wow! Chat-chat po siya sa akin. Nag-chat-chatan rin. Tapos may binigay po siya sa akin yung favorite ko pong cup noodles. Binigay niya po. Wow! Pero ito ang tanong ng marami, lalo na ng inyong mga tagahanga. Nag-fall ka talaga sa kanya? Nagkaroon po ng something like, na-attract, pinapigilan ko siya. Pero nung yun, habang nakikita kong nagbabago, nung nagkaroon kami ng misunderstanding, parang hindi iniwas ko yung sarili ko. Tapos nung medyo nagbago siya, nagbago talaga siya, dun bumalik ulit. So, dun ka na-fall? What the fuck? Ayaw ko sabihin na fall kasi baka lumulit. Oh, at saka bata ka pa? Mm-hmm. Oo. Opo, now... How old are you? 16? Yes, 16. 16, diba? Oh, just enjoy it. Pero si Sho, ngayon na nasa labas na kayo ng bahay ni Kuya, kumusta siya? Mas lalo po siyang naging sweet po. Kakaiba na ang ngiti mo ngayon. Wow! Okay. Pinagbabangga kayo ng mga fans sa kina... Was this the Angela and Lance? Meron ba kayong away? Wala po. You realize, Ashley, that before Ashton, merong... Ashlands. Yes po. Hindi ba naging awkward at a certain point? We spoke about it po. When you say we spoke about it, sino yung nag-usap-usap? Me and Lance po. Okay, yes, and po. What did you talk about? We spoke about like, I told him po, like, I understand you have feelings for Angela, like, it's okay, I'm not jealous or anything, as long as we're good friends, and my friendship with Ate Angela doesn't get ruined. Okay, why did you say that? Did you have a special thing with Lance before? I'm sorry to ask a question. There was something, po. There was something? Yes, po. Okay, but you guys parted ways? Drifted off, I would say, po. Drifted? Yes, po. I mean, was that a natural drifting because, away from each other? I knew Ate Ange had feelings for Lance, po, as well, po. Okay. So, I still wanted to keep our friendship, po, with Ate Ange. So, mas naging mahalaga yung friendship kaysa whatever feelings you guys, yes, you had for... Yes, po. I wasn't gonna fight over a boy, po. So, I told Lance, po, I'm not mad, I'm not jealous, or anything, po. Pero nagsabi rin ba si Lance sa'yo na gusto kanya? Opo. Okay. Now, hearing this, Tan, anong yung nararamdaman? Ayun po, parang sa akin, alam ko naman po nangyari sa kanila sa bahay, kaya okay lang po sa akin na pinag-uusapan. Kasi alam po ni Kuya Lance kung, kay parang sila po ni Ate Angela po yung nagko-close ngayon. Yes. Sige, pero at a certain point, sila ni Ashley. Ipaglalaban mo ba ang pagmamahal mo para kay Ashley? Oh my God. Siyempre naman po. Okay, that brings us to the question of Ashton Believers via Twitter. Simple lang ang tanong, may nararamdaman ba kayo sa isa't isa na higit pa sa pagkakaibigan? What is the answer? Sa ngayon po, sa amin dalawa, parang close best friends po kami ni Ashley. Parang ini-enjoy po namin yung mga moments na nasa labas po kami, tsaka mas kinikilala po namin yung isa't isa. Yeah, you're very young. It's very important to get to know each other better. Before starting something po. Tama. So, good luck. Thank you. Tonight with Boy Abunda.